Wala rin pagkakaiba ang lalaki at babaeng politiko, kaya dapat daw dumami pa ang mga babaeng namumuno. Yan po ang pinawala ng isang party list sa kanila isusulong na panukalang bigyan ng insentibo ang mga partidong maraming babaeng opisyal. Balita natin ni Tina Panganiban Perez. Ang buwan ng Marso, hindi lang Fire Prevention Month, Philippine Women's Month din ito. Sa unang tingin, progresibo ang Pilipinas pagdating sa politika. Nakakadalawang babaeng presidente na tayo. Ang Korte Suprema, ang tanggapan ng Ombudsman, ang ilang ahensya at mga departamento, mga babae ang namumuno. Pero kakaunti lang sila kung ang kabuuan ng pamahalaan ang titingnan. Sa Kamara, 1/4 lang ng mga kongresista ang babae. Ganon din sa Senado. Sa 1,500 municipal mayors sa bansa, 1/6 lang ang mga babae. Kaya ang Akbayan Party List, naghain ng panukala para bigyan ng insentibo ang mga partido politikal na 30% ng mga opisyal ay babae at 30% ng mga patatakbuhin kandidato ay babae. It's not a mandatory requirement. Wala kaming sineset na quotas dito. Sa panukalang Women Participation and Representation in Political Parties Act of 2013, magkakaroon ng 100 million pesos na pondo para pagkunan ng mga insentibo. Ang basehan ng insentibong pinansyal na ito, ang Magna Carta for Women. Ang COMELEC ang hahawak sa pondo at magsasabi kung magkano ang insentibo ng isang partido. Hindi to question ng ng competence. It's really working against an ingrained culture, 'di ba? Na hindi talaga masyadong nire-recognize na ang mga babae ay dapat pumasok sa mga leadership positions. Wala naman daw pagkakaiba sa lalaki at babaeng politiko, kaya dapat daw dumami pa ang mga babaeng namumuno. Kung walang pagkakaiba, bakit sobrang baba ng representation ng mga kababaihan sa ating mga elected positions and even in appointive positions? Ideally, kung walang pagkakaiba, dapat 50-50. Ang Gabriela Party List, kilalang nagsusulong sa dagdag karapatan at kapangyarihan para sa mga kababaihan. Gusto rin itong mas maraming babae ang pumasok sa politika. Pero may mga question ito sa panukala. Napakadali naman sabihin, gusto nating mas maraming babae sa politics. Pero anong klaseng babae? Karamihan ng mga kababaihan na nananalo sa eleksyon ay mga kasali din sa political dynasties, mga asawa, kapatid o kamag-anak nitong mga traditional politicians na disqualified at the moment. Bakit din daw bibigyan ng pera ang mga partido politikal? Hindi naman nila kailangan yun dahil the big parties have the capability to generate funds. Bakit ang pera ng taong bayan ang ibibigay natin sa mga political parties? Maraming mga party list na pumapasok ay hindi naman sila totoong party list. Pwede naman daw ang ibigay na insentibo ay training para sa mga kababaihan imbes na pera. Tina Panganiban Perez, GMA News.